kwentong maririnig natin ngayon ay nagmula sa isa nating masugid na tagapakinig na magdadala na naman ng matinding kilabot sa ating lahat. Mayroon tayong tatlong karanasang papakinggan. Kaya't ano pang inihintay natin? Simulan na ang takutan. Ang mga kwento na ito ay nanggaling sa mga dating estudyante at dating guro ng paaralan ng aming simbahan. Sa mga curious dyan, ang aming simbahan ay nasa Santa Cruz, Manila, malapit sa Lope de Vega Street along Rizal Avenue. Kapag nagawi kayo doon, makikita nyo ang malaking simbahan na to. 121 years old na yung simbahan. Kaya't masasabi ko siguro na may mga kwentong katatakutan din dito. Kaya kinalap ko itong mga kwentong ito upang maibahagi sa inyo ngayong gabi. Ang unang kwento natin ay nanggaling sa karanasan ng isang guro sa loob ng faculty room. Gabi na yun ng Sabado. Sinama daw nito ang kanyang anak na 5 taong gulang pa lang. Noong mga panahong yun, pauwi na din daw ito. Aayusin lang daw niya ang mga naiwang paperworks at bills ng school. Habang abalang-abala daw ito sa kanyang ginagawa, ang anak naman daw nito ay naglalaro naman sa kanyang tabi. Kaya kampante lang ang gurong ito sa pag-aayos ng mga naibang papeles. Maya-maya pa, lumapit daw ang anak niya sa kanya at nagsabing, "Mama! Momo oh!" Sabay turo kung nasaan daw ang nakitang multo. Kinilabutan ito at nakaramdam ng sobrang takot. Nagpanik ito at agad-agad pinatay ang computer at umalis na sa faculty room na yon. Pababa na daw sila noon nang makita sila ng security guard. "Ah, ma'am, bakit po kayo tumatakbo?" Tanong sa kanila ng gwardyang ito. Ang sinabi naman ng guro, "Ah, wala po, kuya guard." Nilampasan lang nila ang security guard at nagtuloy-tuloy na sa pag-uwi. Sa isip-isip ng gurong ito, hindi naman daw siguro gawa-gawa lang ng 5 taong gulang na bata ang nakita niya. Kaya't sa takot nito, ay iwas na itong maging mag-isa sa faculty room na yon. Itong karanasan namang ito ay nangyari naman noong taong 2006. Hindi ko na talaga matandaan kung anong meron sa school noon. Parang foundation day ata. Basta may activity sa eskwelahan. Pababa sana ako noon para pumunta sa gate malapit sa guard. Nangyayain ako ng kaklase ko na pumunta sa school garden sa taas. Umakyat kaming dalawa para kumuha sana ng mga litrato sa school garden. Tandang-tanda ko pa yun kasi yung cellphone ko noon ay Nokia na may camera sa likod. Nakaramdam ako ng excitement sa gagawin namin dahil sa totoo lang, masayang mga alaala yun. Noong makakuha na kami ng litrato, matinding kilabot ang aming naramdaman dahil sa picture na yon. Dun sa litrato, may nakita kaming isang lalaki na kasama namin sa picture. Siguro okay lang kung estudyante lang din yung nahagip ng camera. Pero hindi.
tila isang kaluluwa ang napasama sa picture namin. Paano ko nalaman? Dahil kaiba sa kasuotan namin. Nakabarong ito at nakatitig ng diretso sa camera ng cellphone ko. Ito namang susunod na karanasan ay nangyari noong first year ako. Hinding-hindi ko ito makakalimutan kasi buong klase namin ang nakarinig at nakaramdam ng kababalaghang ito. Habang nagkaklase kami, siyempre, tahimik kaming lahat at nakikinig lang sa tinuturo ng teacher namin. Habang nagtuturo siya, unti-unti akong nakarinig ng pagkatok. Kumakatok sa lamesa sa harapan. Pinakinggan ko pa itong mabuti. At ayun nga, hindi ako nagkamali. Katok nga talaga na nanggagaling sa lamesa ng teacher namin. Ayos lang naman sana. Ngunit ang nagpatindi ng kilabot ko ay parang naghahamon pa yung nilalang o kaluluwa na ito na kumakatok dahil unti-unti ring lumalakas yung pagkatok niya hanggang sa nagkatinginan na lang kaming magkakaklase sa kilabot sa narinig namin. Tumigil sandali yung teacher namin sa pagtuturo para basagin ang takot na namumuo sa buong klase. Patuloy lang kayong magdasal. Yun ang sinabi nito sa klase namin. Makalipas ang ilang segundo, nawala na lang ang katok sa lamesa. Takot na takot ang buong klase at matinding kilabot ang namutawi sa buong araw dahil sa pangyayaring yun. Marami pang karanasan ang natuklasan at naranasan namin dito sa lugar na to na gusto ko ding ibahagi sa lahat. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Maraming salamat kay Boss Amos sa pagpapadala ng mga nakakakilabot na kwentong ito eh. Kung ikaw yung nasa classroom o dun sa faculty room na yun, anong gagawin mo? Eh kung ako naman ang tatanungin eh, siguro tatakbo na lang ako. Nakakatakot din talaga. Marami pang pinagdaan ang karanasan si Boss, kaya abangan natin ang part 2 nito. Ginawa namin to ng part 2. Salamat ulit. Kung nais nyo magpadala ng sarili nyong mga karanasan, maaari nyo akong i-message sa ating Facebook page na ScreenPH Official o sa ating email address tulad ng ginawa ni Boss na screenphofficial@gmail.com. Yun lamang. Magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.